90s ang pinaka-golden era ng mga rock band dito sa Pilipinas. Pero kung ang nais mo ay talaga mabigat na tugtugan, mga malulupit na bagsakan, riff at solo ng gitara at boses, ay mga kanta ng heavy metal band na Razorback ang iyong pakinggan. Nakilala sila dahil sa kanilang mahusay na tugtugan. Sila nga ang tinaguriang second generation nila Pepe Smith, Wally Gonzalez, Mike Hanupol, Edmond Portuno at Sampaguita. Pero sa aspeto nila na mas pinalalim na tugtugan. Kaya naman kikilalanin natin ang bandang ito. Paano nga ba sila nabuo? Asa na nga ba ang bandang Razorback? Let's go! Nagsimula ang lahat noong 1982 na magkakilala si Miguel Ortigas at ang gitaristang si Tirso Ripoll sa pamamagitan ng pinsan nito na si Mike Ripoll na classmate at best friend naman ni Miguel sa La Salle Green Hills. Unang nag-cruise ang landas nilang dalawa nung isinama si Miguel ng kanyang kaibigan na si Mike sa isang event sa bahay nila Tirso. Kaya naman doon na sila nagkaalaman sa iisang hilig. Yan ay ang rock music. Pagkatapos noon ay malimit na silang magkasama. At noong kanilang college days ay madalas naman silang tumatambay sa beach house nila Ripoll sa Nasugbu, Batangas. Ang gusto talaga ni Miguel Ortigas ay ang matutong tumugtog ng gitara. Pero napagtanto niya na masyadong malaki ang kanyang mga daliri para sa fretboard ng gitara. Dahilan kaya nahihirapan ito, pero natuto naman siya sa mga basic chords. Nag-aral si Miguel sa Yamaha School of Music, subalit nag-quit din ito. Pero ang kanilang head instructor na si Benji Shalcita ang naging daan upang mahanap ni Miguel ang kanyang hilig sa musika. Si Shalcita din ang nakapag-impluensya kina Tirso, Louie at David. Si Dave Aguirre naman ay naimpluensya ng kanyang nanay sa musika at sa kalaunay nagpaturo siya dito kung paano tumugtog ng gitara. Mas naging pamilyar siya sa mga classic music na sumikat noong 1950s. Nag-aral naman ng mga teorya sa pagigitara mula sa libro si Tirso Ripoll at tinuruan din siya ng kanyang kuya na si Junus na isa ding mahusay na heavy metal lead guitarist noong mga panahon na yon. Nabili naman ni Tirso Ripoll ang electric guitar ni Miguel Ortigas na isang Hondo Strat na made in Japan. At isa pa, noong mga panahon na yon ay ayaw ni Tirso na magsimulang tumugtog sa acoustic guitar. Way back 1988, nang pinanood nila sa Electra Bars sa Kalayaan Avenue sa Makati ang tugtugan ng kanilang mga iniidolo na sina Pepe Smith, Sampaguita, Pepito Bosch, Billy Bonabi, Edmond Portuno at marami pang iba. Kaya naman ito na yung lalong nagpaigting at nagpatibay sa kanilang mga pangarap na balang araw ay masusundan nila ang mga yapak ng kanilang iniidolo. At isang araw ay nagdesisyon na ang mga ito na magsimula na mag-eksperimento sa kanilang tugtugan. Si Tirso at Dave bilang mga gitarista at si Miguel Ortigas naman ay tumugtog ng bass guitar. Sinasabayan nila ang isang electronic drum track at nai-record nila ang isang instrumental song. Naging maayos naman ang kanilang unang eksperimento, pero nagdesisyon sila na magpundar ng sariling drum set. At sakto naman ay may nagbigay sa kanila ng isang lumang drums na nagmula naman sa isang nakatatandang kaibigan. Dito na nagsimulang pumalo ng drums si Miguel Ortigas habang ka-jamming niya si David Aguirre. Ang una nilang tinugtog ay ang Highway to Hell na mula sa sikat na bandang AC/DC. Nagulat silang dalawa dahil maganda ang kinalabasan, kaya naman ipinarinig nila ito sa kanilang mga magulang at nagustuhan naman ng mga ito. Nagpatuloy ang pag-iinsayo nilang tatlo hanggang sa hiniling nila sa kuya ni Tirso na si Janus Ripoll kung pwede nila itong maging bass player. Isinama din nila ang kanilang kaibigan si Isabel Lozano upang maging kanilang lead singer. Nang sila ay mabuo ay tinawag nila ang kanilang banda na Outrider. Ang kanilang unang gig ay sa Big Bang Alabang. Isa sa kanilang unang break ay nang mag-submit sila sa Epsilon Sigma P NU-107 Battle of the Band. Isinumitin nila ang kanilang audition tape kasama ang kanilang cover song na Stairway to Heaven ng bandang Led Zepp. Nakapasok sila dito at nakarating sa finals at sa huli, sila ang nagwagi sa nasabing kompetisyon. Pero bago pa sila pumirma ng kahit anong kontrata, ay umalis naman sa banda si Isabel Lozano. Kaya naman pinalitan ito ng lead vocalist na si Jose Maricuervo
na nagmula naman sa new wave band na Nine Lives. Si Cuervo ay isang hard rocking vocalist. Ilan sa kanyang porte ay ang mga kanta ni Jimi Hendrix, Led Zeppelin at Juan de la Cruz Band. Sila ay naging regular na tumutugtog tuwing Sabado ng gabi sa Calle Bar sa Palangka Street, Legazpi Village noong early 90s. Isa din sa nakakasama nilang tumutugtog dito ay ang bandang Coco Jam. Noong mga panahon na yon, ang goal talaga ng grupo ay ang makarating sa Angeles, Pampanga upang doon makahanap ng nightclub na tutugtugan. Pero ang nangyari ay sumabog naman ang bulkang Pinatubo, kaya naman hindi na sila natuloy at doon nag-focus sa Calle Bars. Naging roadie naman ng grupo si Wolf Gimora na drummer ng bandang Wolfgang. Siya din ang humahalili kay Miguel Ortigas sa drums pagka ito ay hindi nakakatugtog sa mga gig. Pero pagka hindi naman nakakasama sa Razorback ang kanilang bokalista na si Jose Mari Cuervo sa kanilang mga gig, ay si Carl Roy ng bandang Advent Call ang pumapalit bilang pansamantalang frontman ng grupo. Naging papalit-palit din ang bass player ang kanilang banda. Ilan sa nakasama nila ay sina John Templo, Jody Valencia at sa huli ang nakuha nila ay si Maestro Louie Talan. Subalit hindi nagtagal ay umalis sa grupo ang kanilang bokalista na si Jose Mari Cuervo. Kaya naman nagpa-audition sila ng papalit dito. Marami ang sumubok. Isa na nga dyan ay si Naldi Padilla ng bandang Orient Pearl. Pero ang bet talaga ng buong banda na kanilang maging bagong frontman ay si Carl Roy. Yun nga lang ay hindi ito pumayag dahil mga panahon na yon ay may commitment siya sa kanyang grupo na Advent Call. Kaya naman inalok ni Carl ang kanyang nakababatang kapatid na si Kevin Roy para subukang mag-audition. Si Kevin noong mga oras na yon ay isang tagahanga na ng Razorback. Natuloy mag-audition si Kevin Roy sa grupo at kaagad itong natanggap dahil sa malaki ang kumpiyansa nito at willing talagang makipagrakrakan sa banda. Sa tulong ng kanilang mga kaibigan, sila ay naging regular at aktibong tumutugtog sa mga bar tulad ng Club Dread at Peligro noong 1991 hanggang 1994. Pati mga holidays at Holy Week ay tumutugtog din sila. Naalala pa nga nila yung unang gig nila sa Club Dread na doon sila pinapunta ng may-ari sa loob ng opisina dahil ang mga audience ay nararamdaman nilang ayaw sa kanila at hindi sila welcome sa nasabing bar dahil nga hindi pa sila masyadong kilala noong mga panahon na yon. Tanging si Dodong Cruz ng Dayot nga lang daw ang nag-comfort sa kanila kaya naman hindi nila ito malilimutan. Kumuha sila ng demo songs, Yan ay ang Giyang at Tabi ng Bulkan, na ipinasa nila sa ilang istasyon ng radyo. Ang pangalan ng kanilang banda na Razorback ay hango sa isang mabangis na hayop na Baboy Ramo na maiahalin tulad sa kanilang tugtugan. Yun nga lang, dahil sa dalang ingay ng kanilang musika ay nahihirapan silang makahanap ng recording deal. Dahil noong mga panahon na yon ay walang maglakas ng loob na iproduce ang grupo. Dahil natatakot ang mga producer na baka hindi tangkilikin ng mga tao ang kanilang mga awitin. Meron pa nga isang recording company na nagbigay ng kondisyon sa kanila na kung babaguhin nila ang kanilang tugtugan mula sa heavy metal papunta sa ballad music ay bibigyan ng Razorback ng isang recording deal. Nanindigan naman ang grupo na hinding-hindi nila iibahin ang kanilang genre. Kinainisan nila ang alok na ito dahil para sa kanila yan ay isang pagyurak sa kanilang dignidad bilang isang musikero. Sabi nga ng grupo, sana ay huwag namang pagkaitan ang kanilang musika. Dahil para sa kanila ay itinuturing nila itong isang obra. At isa pa ay gusto talaga nilang makilala sa sarili nilang musika na kinahihiligan, yung talagang rakrakan ng tema. At alam din naman ang buong banda ng Razorback na mayroon talaga silang ibubuga. Saad pa nila ay wala silang pakialam sa mga trend. Basta ang gusto lamang nila noon ay tumugtog ng tumugtog. Inuulit lang daw nila ang ginawa ng kanilang mga iniidolo na sina Pepe Smith, Wally, Mike, Anak Bayan, Gary Perez at Sampaguita, pero sa ibang aspeto naman. Pero dumating naman sa punto na nagkaroon sila ng kakapusan sa pera kaya naman hindi sila makapag-produce ng sarili nilang album. Ang unang album na kanilang inilabas ay ang Heavy Got Sound Volume 1. Nakapaloob dito ang kantang Giyang, Tabi ng Bulkan at Pepe the Hepe. Noong November 4, 1994, ang Razorback at ang bandang Alamid ay naging opening act ng American rock band na Mr. Big na ginanap sa Folkart Theater.
Pero noong March 1996, ang founding member at drummer nila na si Miguel Ortigas ay nagdesisyon na umalis sa grupo. Kaya naman noong 1997 ay pinalitan ito ni Brian Velasco na isang drum instructor sa RJ Music School. Hindi naman nahirapang mag-adjust si Brian sa banda dahil matagal na niyang nakakasama ang Razorback at napapanood sa mga gig. Noon pa man ay pangarap na ni Brian na magkaroon ng banda na katulad ng sa Razorback. Kaya naman hindi siya makapaniwala na magiging parte siya ng grupong ito. At sa kaparehong taon ay inilabas ang kanilang second album na pinamagatang Beggar's Moon under Epic Record kasama ang kantang Payaso at Ikot ng Mundo. Itinanghal naman ito bilang Song of the Year sa NU 107 Rock Awards at nanalo naman sina David Aguirre bilang Best Guitarist of the Year at Louie Talan bilang Best Bassist. Sa sumunod na taon, ang kanilang second album ay nag-platinum. Noong July 19, 1997, ang Razorback kasama ang Wolfgang ay naging opening act sa concert ng bandang Rage Against the Machine na ginanap sa Cuneta Astrodome. Inilabas naman nila ang pangatlong album na pinamagatang Stars noong 1998. Pagkatapos nito ay nagpahinga muna sa grupo ang kanilang gitarista na si David Aguirre. Pero bumalik din ito noong late 2000s. Kasabay nito ay inilabas nila ang kanilang album na Soundcheck, The Live Recording. Noong 2002 ay inirelease nila ang kanilang self-titled album na Razorback. Tuluyan namang umalis sa banda si David Aguirre noong 2003 matapos makatanggap ng imbitasyon mula sa dating miyembro ng Wolfgang na si Wolf Gimora para sumama sa banda nito na Locomotive na nakabase sa Southern California. Pinalitan naman siya ng gitarista ng Wolfgang na si Manuel Legarda. 2004 ay naglabas sila ng compilation album na The Greatest Hits. Noong January 6 at January 12, 2007, ang mga miyembro ng Razorback at Wolfgang ay nagdaos ng isang reunion concert na ginanap sa Music Museum kasama sina Basti Artadi, Tirso Ripoll, Louie Talan, Kevin Roy, Mon Legazpi, Brian Velasco, Miguel Ortigas at Manuel Legarda. Ang hindi lang nakasama sa kanila ay sina Wolf Gimora at David Aguirre dahil busy sila sa kanilang banda na Locomotive. Noong 2009 ay inilabas nila ang kanilang album na Alive 2007 at 3 Minutes of Glory noong 2011. Naging parte naman sila at nagkaroon ng tour sa bansa at sa Asia para sa Red Horse Beer Music Laban. Noong 2015 ay dinaos sila ang kanilang 25th anniversary at nag-release sila ng acoustic album na pinamagatang Acoustic ng Ina Mo. Noong 2018 ay inanunsyo naman ng Razorback sa kanilang page ang pag-alis ni Kevin Roy sa grupo. Matapos ang pag-alis ni Kevin ay pumalit naman sina Nicole Asensio at Kat Agarado bilang bagong singer. Nakasama din sa lineup sa grupo si Ira Cruz at inirelease ang kanilang single na Stargazer featuring Basti Artadi. Pero isang nakakagimbal na balita naman ang nangyari noong January 16, 2019 na talagang gumulat sa mundo ng musika at sa lahat ng musikero dito sa atin. Yan ay nang tapusin ng kanilang drummer na si Brian ang kanyang buhay sa pamamagitan ng paglundag mula sa ibabaw ng kondo habang ito ay nakalive sa kanyang social media account. Napag-alaman naman na meron pala itong karamdaman na tinatawag na bipolar disorder, kaya niya nagawa iyon. Noong 2020 ay muling naglabas ang Razorback ng kanilang single na pinamagatang Bubog sa Aspalto featuring Raymond Marasigan on vocals. Sa kaparehong taon ay dinaos nila ang 30th anniversary ng kanilang banda sa pamamagitan ng livestream concert sa official FB page ng grupo kasama ang bagong lineup at mga dating miyembro na sina Kevin Roy, Miguel Ortigas at David Aguirre. Bumalik naman sa grupo si Kevin Roy noong 2021. Kinumpirma naman ito ni Tirso Ripoll sa kanyang interview ni Perp De Castro sa Perp Talk. Sa ngayon ay patuloy pa rin ang Razorback sa kanilang hilig, yan ay ang musika. Kasama ang bagong lineup na sina Tirso Ripoll, Kevin Roy, Manuel Legarda, Francis Aquino at Marco Cuneta. Ikaw idol, mahilig ka ba sa rakrakan? Sino ang pinakapaborito mong rakista sa OPM? I-comment mo naman sa ibaba at baka sa susunod ay magawan ko na rin ito ng video. Maraming salamat po sa inyong panunood.